sa mundo ko, magandang tanghali po sa inyong lahat. And sana po maging maganda po yung araw nyo. Yon. So narito pa din po ako, no, sa aming munting manukan dito po sa bahay ko. Yan po mga quality rooster natin, no, kung makikita nyo mga mundo ko. Yan. So yan, yung mga nakatali, mga inahin na, oh. Kasi wala na tayong available na mga stag sa ngayon. Ubus na. And yung mga cocks natin, yung naiwan na lang dito is broad cock na lang. Pati doon sa pangalawang manukan, kukonti na lang po yung mga panabong na manok. But makikita nyo naman mamaya, no, kasi pupunta po tayo doon, no. Kasi yung content natin para sa araw na, or content ko para sa araw na to, mga mundo ko, ay ipapakita ko lang po sa inyo yung own breed namin ng aming male Sims Black. Yan. Own breed, or kami po yung nag-compose po ng bloodline na to. Ayan. Dito po talaga to nag-origin, no, mga mundo ko. And sasabihin ko po sa inyo yung blood composition nito mamaya, kung paano namin napalabas yung ganitong klaseng color ng pag-alimbuyugin, no, mga mundo ko. Parang ano na, parang galing siyang Mount Banaho Game Farm. Parang doon po nang galing yung alimbuyugin na yun. Kasi ganun din po yung mga colors ng mga alimbuyugin sa Mount Banaho Game Farm. Pero ito po is kami po yung nagbreed. Own breed po talaga namin to, no, mga mundo ko. Kami po yung nag-mix ng bloodline. Yan. So, soon, ano siya, magiging brood stag din po siya, no, mga mundo ko, or brood cock namin. Yan, magaling na manok talaga to, no, mga mundo ko. Hindi ko pa po na video yung sparring nito, but soon, pag may time, no, i-video ko, mga mundo ko, and papasilip ko sa inyo kung gaano kalupit yung aming male Sims Black. Yan. So, yan ang mga mundo ko, ngayon pupuntahan natin siya doon sa pangalawang manukan. Let's go. Ayan, no, mga mundo ko, narito na po tayo, no, sa pangalawang manukan. So yan, ano na, uluwano, shamo na po yung nakatali sa TV. Kasi yun, oh, makikita nyo, itong part na lang po dito yung mayroong laman. Hanggang dito sa henny hatch natin. So meron na po tayong bacon dito sa parang manukan na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito at saka yun, babae na nakatali na dun. Pito, walo. Ayan, walong TV na po yung bacon natin dito. Wala kasi breeding, ano pa, masisyo pa yung mga manok namin, no. Ubus talaga yung mga stag and cocks dito. So mayroon nasa, naka-out kami ng mga 30 heads. Yan, 30 to 40 heads na mga stags and cocks, no. Yan, yung kaya't bakante na. Pero pagdating po ng December, puno na naman ito dahil sa breeding. Yan, excuse me po, umubo po ako. So narito, no, yung male Sims Black namin, yun, velcro yun, broad cock velcro. Ito po yung sinasabi ko sa inyong male Sims Black. Tignan nyo naman yung color. So tinawag ko po itong Devil Black Hatch. Yan. Yung paa niya hindi po yung black legs, kundi blue legs po yan, no, mga mundo ko. Blue legs po yan, semi blue legs. Yan. Yan po yung male Sims Black namin ngayon. Golden na siya, no. Straight com. Yan, straight com. High station po siya, no. High station. Hindi po yan mababa, no. High station po siya. Yan, straight com, black eyes. Medyo merong pagka-black yung mukha. Yan, tingkad ng color, mga mundo. So, yan. Yan siya. Iting-iting po talaga yung mata and yung tuka niya, no. Tapos yung color niya, lights na parang pongkan. Ayan, yellow talaga, kung makikita nyo lang sa personal. And kapag i-breed na namin to, so yun, makaka-avail po kayo ng ganitong color, no, mga mundo ko. I-share po namin ito sa inyong lahat. Ayan, sa mga gustong mag-avail, i-update ko lang po kayo pag nasalang na to. Ayan, dito po ako pupuesto kasi mainit na. Ano na, mga mundo ko, yung aming Devil Black Hatch on breeding po namin yan. Dito po talaga yan kami po talaga yan compost ng bloodline na yan para lumabas yung ganyang alimbuyugin, no. So ngayon sasabihin ko po sa inyo
kung ano-ano po yung ginamit namin para lumabas po yung ganitong pagkalimbuyugin. Yan. So, no, kakailangan ninyo muna ng isang pure na Melsim's Black na brood hen or pullets, no, mamundo ko, kailangan pure po ha. At pagkatapos, no, mamundo ko, i-cross po ninyo 'yon sa isang McLean hatch. 'Yon, McLean hatch po, no, mamundo ko, Melsim's Black, i-cross nyo po sa McLean hatch. 'Yon. So kapag lumabas na po yung anak nila, so i-select nyo po yung mga pullets, 'yon. Mga pullets na mga Melsim's McLean, 'yon, or McLean hatch, McLean Melsim's, no. Two-way cross na siya. May dugong Melsim's, may dugong McLean. So ngayon, kailangan nyo po yung i-cross, no? Mamundo ko sa claret. Yon, claret po na pure, mamundo ko. Yan, ito po ay crosses sa claret na. Yan, kailangan ganun po, no? Mamundo ko yung strategy para lumabas po yung ganitong alimbuyugin. So meron po itong kapatid na pitom and nabenta na. May bumili na taga Basilan, mamundo ko, isang sundalo, no. Yan, yung siya po yung nakabili ng kapatid nito na Picom. Yan, ito straight comb po ito. So yun po yung blood composition niya, no, mamundo ko, McLean, Melsim's and Claret. Yan, so ganyan po yung lalabas na alimbuyugin. Ganyang color na, mamundo ko. So isa din po itong ano, battle stag po, no, mamundo ko. Isa din po itong battle stag, pero hindi po namin ito ilalaban, and gagawin po namin itong broad cock. Sobrang wapo na, mamundo ko. Yan, sa mga black lovers dyan, anong masasabi nyo, no? Anong masisay nyo sa ating Melsim's Black? Wala, one time, no, papalakarin ko muli. Yan po siya, no. So yan lang, mamundo ko, no, yung blood composition sa mga gustong magpalabas ng ganitong color na katulad po ng Mount Banao Game Farm is kailangan nyo lang i-breed yung Melsim's, McLean and Claret. Yan lang po yung kailangan nyong i-cross. Ano, mamundo ko? Yan, napakita ko na po sa inyo yung aming Melsim's Black po, no? Yan, so yun lang po yung bloodline na kakailangan ninyo para makapag-produce po kayo ng ganyan na alimbuyugin. So yun lang po muna yung content ko para sa araw na to, mamundo ko. Yan, see you in the next vlog. Stay safe parati, stay strong, stay healthy, and be happy always. Peace out.